guys. Hello everyone, this is Jessica Chavez. Share ko muna habang maghintay tayo ng mga viewers. Meron na ba? Parang hindi ko pa nakikita. Check. Ayun. Ayan. Ayun na. Share na lang po. Share ko sa iyo. Yeah. Okay. Babat lang kasi yung phone ko. Ayan. Ang topic natin for today is gaano po ka-importante ang good learning, listening, attitude, at humility. Okay. Yan. So, yan po yung sasagutin natin. For me, pag nagsumpisa ako sa ganitong business, ito yung pinaka-importante sa lahat. Yung magsusunod as in entry. Mm-mm. Yung kunwari ka, kasalta mo pa lang sa networking. Yes. Sa lahat ng attitude, ito yung paborito ko. Never-ending learning at not ending humility. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, what good thing in this industry, napag-aaralan siya eh. Kung gusto mo yung level ng success mo, kailangan gamayin mo siyang mabuti. Alamin mong mabuti. And out. Sabi ko nga, it doesn't mean na kapag pumasok ka, linya mo siya. Pero kapag nasa loob ka, dapat linyahin mo na siya. Yes. Titin ko, hindi importante linya mo siya pagpasok mo. Pero pag nandito ka na, make it a point na gawin mo siyang linya. Ikaral mo talaga siya, pag-aralan mo mabuti. And never ending. Kasi, sabi ko nga kanina, kasi maganda sa training, Coach Jace, minsan may mga neural pathways ka na nagbabago eh. Nagbabago yung connection ng utak mo ba? Yung tawag dyan. For so many years, kung ano yung tinraining sa'yo, may dati na nandaanan dyan. Matawag neural pathways. You have bagong pathways, attend ka ng attend ng training. Kaya nga, di ba tayo umaattend lagi ng training? Yung mga training natin, yung pangayon may bayad, di ba? Yung mga 10,000, 3 days na training. So, kailangan para kailangan mong masterin. Diba? Yung bagay. So, para ma-master mo, kailangan mong i-consume yung 10,000 hour. Pinag-aralan yan sa buong mundo. Meron isang author na nagsulat ng libro na yan. Ang tawag, Mastery. Mastery. Tandaan ko yun. Tandaan mo yun. Limited edition, di ba? Limited siya kasi iilan na lang meron, di ba? Oh, yes. So, hindi forget na kung nakapagtapos ka ng pag-aaral, yung tawag doon, Mastery na eh. Pero dito, kahit grade 1, grade 2, pag nabasa mo yung libro na master mo na rin. Yes, so, tama. Yung gumagawa kasi ng kaswertihan, ikaw yan. Ang gumagawa ng kamalasan, ikaw din yan. Tama. So, the next 10 days, pagising na pagising mo, yes. Ang una mong insight na nito, ano naman kamalasan ang mangyari sa akin? Oo. Kamalasan. Correct. Yeah. Ang gagawa ng malas at swerte, ikaw. Tama. Ang ginawa sa libro na yon, pinag-aralan niya lahat ng successful na tao sa mundo. Yes. In business, in sport, and yes. Profession, whatever, pinag-aralan niya kung bakit sila successful. Even Beethoven, yung musician. Pinag-aralan sa buong mundo na karamihan sa successful na tao dedicated some of their hours to be master of their crafts. Pati si Manny Pacquiao nandun sa libro na yon. Wow. Bakit si Manny very good in boxing. Bottom line sa buong mundo, dedicated 10,000 hours training and learning about their craft. So lahat ng tao sa mundo, sabi niya nga 10,000 hours to be a magic. Kasi parang magic yung oras na yun. Kasi anyone, kung sino lumagpas sa 10,000 hours doon sa ginagawa niya, magiging successful at magiging master sa craft niya. So, ibig sabihin, ano yung mapupulot mo sa networking? Mm-mm. Ang isang bagay pala, pagpatuloy mong pinagawa, eventually, yes. Ikaw ay magiging master nito. At pag naging master ka, yung winning is mo, magiging lalong maging mataas para lago maging successful. Wow! Yes. Magandang lesson yun. Oh. Yung aral ng aral. So, mga ilang taon po yung 10,000 hours? 5 years. And five above. Years and above. Mm-mm. Pero dun sa 5 years na yon, kapag ginawa na yon, within 5 years po ba, maganda na bang buhay ko? Oo. Lahat ng lumagpas ng 5 years,
Yes. Tingnan mo sa GC Premier. Lahat ng lumagpas, di pa nga 5 years, 3 years nga lang. Uh-uh. May mga sasakyan, may mga Mustang na, di ba? Andun kasi yung focus, yung dedication, andun. Yes. Di ba? Maganda na. Minsan, no, 1 year lang eh, di ba? Inspire talaga yun. 1 year lang, 18 so, years old. Lahat talaga ng 5 years. Pero 3 years pa lang, 1 year maganda na eh. What if 5 years ka na? So, diba? Kung ikaw 3 years ka pa lang sa business, papunta ka na doon. Wow! Yes. Basta may dedication. So, what if 3 years, mm-hmm. So, ang buhay mo naman, sobrang ganda kasama ang pamilya mo. Diba? Yan. Yeah, financial freedom. Hindi ko rin linya, hindi ko rin linya yan eh. Oo. Diba? Ako. So, alam, kilala mo naman ako, coach, kasi, diba? Pag, kasi, yung pag-re-recruit, yung pag-i-invite, uh-oh. Pag na-master mo yan, parang uh-oh. Wala na eh. Kasi parang ang dali-dali na, ang wala ng effort. Yes. May pag-prospect. Mm-mm. Basta, everyday, marami kang makikilala mga stranger. Eh. Ang ka-effort-effort man, nagiging friend mo na sila, nagiging part na ng business mo. Yes. Yan, diba? Uh-oh. Kasi pag napag-aralan mo, ganito. Tama. May boses ba tayo? Ay, check ko po. May boses po ba? Tapos salita kami ng salita dito. Wala palang boses, ha? Ay, may boses po. Yan. Ako, ikaw, 3 years ka pa lang sa business. Okay. Yan po, may boses po. So, akala kasi na ibang distributor. Basta training ka lang ng training. Training ka lang ng training. Attend ka lang ng training ng training. So, yung iba kasi, nagiging knowledge lang eh. Hindi nila nagiging wisdom. Yes, so, feeling nila na-apply. Training lang sila ng training ng training, hindi naman nila ginagawa. Mas yes. Maganda kasi nagawa mo yung isang bagay na pinag-aaralan mo. Yun yung tinatawag na, sinasabi nga nila, knowledge is power. Mm-hmm. Pero, yung knowledge kasi, yun yung napag-aralan mo lang. Pero hindi mo in-action. Sabi nga ng isang mentor namin, wisdom, power. Yung wisdom, yun yung knowledge na ginawa mo. Action. Ginawan mo ng action. Yes. Diba? Oo. Gawin mong actual. Sabi niya sa distributor, ano ba pinaka-effective na paraan para mag-recruit? Sabi ko, gusto mo matuto mag-recruit? Mm-mm. Mag-recruit ka, matuto ka kung paano mag-recruit. Tama! Tama naman eh. Diba? May mga tao po kasi, ma'am, na perfectionist na parang ayaw nila gawin. Gusto nila mag-load ng knowledge para pag nag-filter, pag nag-approach sila, wala nang sablay. Pero may kasi binigyan, sabi nga Zig Ziglar, you don't create to be start. Kailangan mong mag-start para maging great. Diba? Ama. hindi kailangan maging perfect para mag-umpisa ka. Diba? Tama. Kailangan mag-umpisa para maging perfect. Yes. Tama. Kapag hinintay mo yung alam mo na lahat bago ka mag-start, kailangan mag-start muna bago matutunan mo na lahat. Yes. Kasi dadaanan mo na lahat yun. Just do it. Do it. Don't think too much. Napaparalyze ka na nun. Diba? Tama. So, I hope na may natutunan po kayo sa naging share ni Coach Jess. And kung may natutunan po kayo, i-share nyo na lang po ito sa inyong timeline para makapanood din pong iba. Thank you and God bless po. See you next time! Welcome to Good Life!